Ayan guys, hello, good afternoon. Good morning. So, today is October 27, 2023, 9:59 AM. So, alas 10 ng umaga. Ayan, so guys, may repair tayo dito. This is Gigabyte. Ayan, so from BGC. So, from BGC. Yan lang, malapit lang. From BGC, Taguig. Okay. So, ito siya guys, yung repair natin. Tripan, as you can see. Ayan. Ayan, RTX siya, 3070. Ayan. Iba yung design ng kanyang pan kumpara dun sa isa. So, this is Eagle pala. Eagle brand. So, RTX 3070 Eagle OC. Ayan. So, ang problem daw nito, according sa may-ari, ang nakalagay dito ay brick daw, brick. So, hindi ko alam kung anong klaseng brick. So, testerin natin siya. So, katapos ng ubo, sipon naman. So, sinisipon tayo guys. Pasensya na kayo. Okay, testerin natin ang 12 volts rail, 3.3. Okay, so good. Okay, not shorted naman siya. Oh, not shorted naman. Ano kaya sinasabi ng brick? May brick daw. Naku, papalitan din ito ng thermal pad. Yan, minsan lumalaki kasi ang gastos dahil nagpapalit ng thermal pad. Yung ginagamit ko kasi yung thermal pad ay hindi mo murahin. So, hindi ko alam kung anong na-brick. Siguro, bio siguro. Ay, I don't know. Ang sabi, brick. Kasi ang issue nakalagay dito ay brick or ayaw na mag-start. So, brick or ayaw na mag-start yung nakalagay. Hindi ko alam kung paano brick. So, eh, pag ano itong hindi shorted, either ang issue na ito, nag-blow ang kanyang gates ng kanyang driver MOSFET. Ang kanyang MOSFET. Yan, either ganun. So, iba yung design niya. Hindi pumapasok. Bakit? Ayaw siya pumasok. Hirap ipasok ng ano. So, try natin kung anong klase yung brick. What is anong sinasabi ng customer na na-brick? So, let's power on. Okay. So, pan-spinning. Okay. Ay! Nag-ano siya. Ayun. So, nangyayari sa kanya, nag-display, tapos nawawala. Yan. Possible. Ito yung sinasabi ko, guys, is nag-bloated to. Yung kanyang gates. Yan. Kasi nawala yung display niya. Ano naman siya eh. detected naman siya. Yan. Tapos, nag-stable yung kanyang lights. Pero no display siya, as you can see. Yan. So, tumigil naman yung kanyang pan-spinning. Tumigil naman. So, power off na natin siya. Ayan. So, ang issue nito, yun yun guys.
Higpit. Malaya matanggal ng ano. Para hindi siya mahirap tanggalin. So, yung ginagawa ko dito ay... So, no thermal paste na rin siya. Inaangat ko lang itong ano. Dito. Kasi yung iba nahahalit eh. So, no display siya. Papalitan din siya ng thermal pad, guys. 0.5 lang. At saka, I think this is a 1 mm. Ang init. Mabayin lang pala. So, possible, may bumigay itong MOSFET. Or may mahina siyang MOSFET. So, alamin natin. Kung ano yung nagpo-cause, nagpo-protect sa kanya. So, ito ay papalitan na rin. So, pasensya na kayo, tinubo ako. Medyo may sipon tayo. So, linisin natin to para hindi pumunta sa kamay ko. Ha? Thermal paste. Inspections. So, possible may blow yan pag in case na ano. Kaya lang mga ganito, pag wala siyang blow, medyo mahirap siya i-repair. So, kailangan siya ng ano, thermal camera. Ay, wala pa akong thermal camera ngayon. Yan. So, or possible kung nagpo-protect siya. So, minsan may issue dito sa kanyang dito sa kanyang 1 volts dito. Minsan bumibigay yung tone dito. Yung tone na tinatawag na resistor. So, parehas lang naman siya ng ano, yung RTX 3070 na isa. Kisa sa Eagle. Kasi Eagle brand to. Eagle version. So, okay ang problema. Ito yung medyo mahirap i-repair minsan kapag ganito. So, inuubo tayo. Sipo naman. Ayan. So, ang issue nito possible ay kung thermal pad residues, kaya nagpo-protect siya. So, hindi ko alam kung anong klase yung sinasabing na brick. So, nag-install ba siya ng BIOS? Pero hindi naman ito na-install na ng BIOS. So, may mga dust siya. As you can see, no? May mga dusty.
ano kaya yung sinasabing na break ng customer? So, bias ba? Siguro baka bias. Kasi pag mga brick-brick, eh, bias yung naririnig ko eh. Or nag-DIY siya. May mga dash siya dito, yan. So, may mga thermal pad residue na rin yung kanyang video card. Ay, yung kanyang memory, VRM. So, wala naman itong damage sa MOSFET. Maliban na lang, yung gates nito, guys, is shorted. Maliban na lang kung shorted yung mga gates. Bakit siya nagpo-protect kaya? So, alamin natin yan. May mga thermal pad residue siya, guys. So, yan. So, wala siyang, ano eh, barn sign. Pero kalimitan, yung iba, naka-blue yung kanyang, ano, yung kanyang 5 volts na gates. Naka-shorted siya. Minsan, ganun. So, ito ay 1 volt yata ito. O kaya ang issue ito. May mga dust siya sa likod. Alamin natin yan kung saan kaya yan. Okay. So, ano siya eh. Nakita ko, nag-post yung ano niya. Pero hindi ko nakita nag-display, guys. Yung ilaw ng monitor, nagkaroon lang siya ng kaunti. Tapos yun, nawala na. Tapos nag-ano na. No signal na, parang ganun. What's that? So, may ano to? PWM. Akala ko butas. Hindi pala. Kaya, issue na ito. So, mga driver MOSFET. Kaya, issue. What do you think the issue? Ayan, so wala naman ako makitang ano. Mga protection lang to. Nung malis yung thermal pad, gumana. So tingnan natin. Eh, subukan ko siyang linisin. Eh, natanggal. Ayun. May natanggal siya, guys, pyesa. Capacitor. Ay, may tanggal siyang pesa. Ay, siguro ito yung sira. Capacitor. Oh. Bakit siya natanggal? Ayun. Overheat. Overheat. Tanggal pala siya. I see. Ah. Overheated ang issue. Parang natatanggal ng mga to. Overheat siya, guys. Hindi naman siya. Hindi naman siguro bloated. Okay, overheat issue. Okay, so wait lang, guys, ha. So, check natin mabuti kasi I think overheat issue. Natanggal eh. Tingnan natin yung iba. Okay. Na-overheat tari. Ito. Yung mga hinang nag-loose. Natanggal na siya, oh. Overheat. So, ang ibig sabihin, yung memory, yung kanyang VRAM, natanggal siya, oh. So, can you see? Overheat ng issue niya. Sayusin natin. Okay. Dagdagan natin yan.
lang, may natawag. So, ayan, mayroong tayong caller. Okay, nakahinang na siya, guys. Ayan, yung kabila naman, hinangan natin mabuti. Para safe na safe. So, nag-overheat siya. Tuunan lang natin siya. Okay na yan. Tapos ang kabila naman. So, pag electrolytic, guys, huwag na huwag tayong magkakamali. At dito tayo madadali. Sabog yan. Nagkamali ka. So, tapos tanggalin natin siya kasi may factory na hinang. Taasan natin pala ang ano. Masyadong mababa. Kailangan na yung mga 450. Yan natin ang flux. Okay, nasaan ang kapasitor? So, ito. Kailangan tayong magkamali. So, kukopyahin lang natin yung isa. Kasi may pin 1 dito. Ah, may ano. So, walang nakalagay kung positive o negative. Pero, yung kapasitor, guys, may nakalagay na pin 1 dito. Yung may ukab. Yung sa kabila. Tapos, may marking din siya dito. So, ang pin 1 niya yung kanyang. Yan. May ukab naman, guys. Yung ano, kaya hindi kayo magkakamali. Yan. Yan. Tapos, lagyan natin ang hinang. So, hindi tayo magkakamali. Pag nagkabaligtad yan, guys, ay asahan nyo na sabog yan.
kailangan ng plaques para maganda. Yan. Pag may plaques, maganda yung hinang buo. Ayan. Salagyan natin. Ito pa. Sa kabila. Lagyan natin ng plaques. Ayan. Buo. Ayan. Super, so good. So, tingnan natin kung magdi-display na siya. Tapos, mag-test voltage din tayo. Baka, baka siya may missing. Missing voltage. Kaya siya no display. Or nagkakaroon ng cutting. Cut. Nagka-cut yung kanyang voltage. Titrigger ko kanina, nag-trigger. Sana yun lang issue niya sa memory. Kaya siya nawawala ng display. So, yung filtering capacitor niya ay nagka-cut. Nawawala. Kasi yun pala siya. Tanggal pa siya. Overheated siya, guys. Matagal na siguro hindi napapalitan ng thermal. Ay, sorry. Matagal na siguro hindi napapalitan ng thermal pad. Ayan. Tapos nag-overheat na siya. Yun yung naging possible cause niya siguro. Oops. Tigas nitong isa na to. Ano. Ang hirap nito ano hinang ano. Kaya pala mahirap isalpak. Okay? So okay na siguro, hindi na mainit. Tingnan na natin kung mag-o-okay na. Overheat ang issue. Overheat. Damage to PC's capacitor. Okay, let's plug in again. Sana hindi umusok. Siguro hindi naman natanggal itong isa eh. Tsaka may mga donor naman tayo dito na sasabihin nagkamali ay malabo. Oh. Ayan o. Pares lang yan. Pares lang yan, guys. Kaya hindi yan magkakamali. Yeah, so so, try natin kung mag-works o hindi. Okay? So, wala naman dito sa likuran. Okay. So far. So, let's turn on. Let's power on. Okay. So, ayun, huminit. So, mainit yung capacitor. So, tingnan natin kung magdi-display na siya. Oh, mukhang may display. Tumigil eh. Oh, okay na siya, guys. Okay na. Yeah, success. So, yan lang pala yung issue niya. Kaya siya... easy job, guys. Easy job. Yan. So, naging issue niya. Yung kanyang memory, filtering capacitor, ay nagkaroon ng issue. Natanggal na sa pagkakahinang dahil sa overheat. Yan, nag-overheat guys ang issue niya. Kasi ano eh, kung titingnan nyo kanina do sa unahan ng video natin, ito, wala na yung thermal paste, ubos na. Kasi from the factory kasi, tunaw na siya, tapos masyado hindi na siya nag, yung compound niya hindi na maganda yung pag umiinit siguro, ganyan. So, nag-overheat siya, overheat. Ngayon, ng overheating, di siyempre, pati memory, overheat, kasi magkasama sila sa isang, ano, magkasama sila sa isang, ano, so, overheated na, di, overheat na to. Kasi na ito siya, eh, guys, so, mapansin nyo yung kanyang gold plate, ayan, no, nakatapat dito sa, ano, na to. Ay, nandito yung kanyang capacitor, electrolytic. Ayan, so, nagkaroon siya ng cushion ng overheat. So, itong side na to, ayan, so,
Yan. So, sa buti, hindi bumigay yung mga MOSFET dito. Walang bumigay na MOSFET. Malimitan kasi mga ganito dito bumibigay. Pag dito kasi bumigay, minsan, pwedeng matama yung PWM niya. Yan. Swertihan. Pag dito ay pilalitan, okay pa. So, minsan kasi nag-ano siya. Nagba-backjab dahil bumibigay yung MOSFET dito. So, sa case na to, scenario na to, mas the best to. Mas maganda ang ano ito naging issue. Kasi, ito lang yung binigay niya. Yung filtering capacitor para sa memory. Kasi ito guys, is supply para sa VRM. Dito sa mga memory nito. So, bumigay lang siya na buti yung pinakahinang niya. Lumambot. Lumambot yung hinang guys. Tapos, hindi pala siya connected na. Nung kinanong ko ng paintbrush, maglilinis, pinapagpagan ko. Tinamaan lang siya, natanggal siya. Kasi, ibig sabihin, parang yung naging issue. Nakakonect siya, tapos kunti lang yung, ano niya, parang yung hinang niya, lumutong na guys, kasi overheated niya. So, na-test ko na, na-check ko naman guys, sa physical inspection. So, okay naman itong mga to. Yan, okay itong dalawa na to. Itong side lang na dalawa na to. Yung mismong nakakonect siya dito guys, sa ating 1.3 volts. 1.3 to 1.5 volts. Kasi this is a Samsung. 1.3 yan siguro. Ayan. So yan, dito po yan nakakonect sa coil na to. Ayan, yung kanyang BCC na kanyang electrolytic capacitor. So yun yung naging cost niya. So swerte ito guys, swerte pa. Kumpara dun sa iba, mas malaki kasi yung gastos ng iba guys, yung mga nare-repair ko na ibang video card. So mas malaki yung nagiging cost na gastos kasi bumibigay yung mga MOSFET. Medyo mahal kasi guys yung gantong MOSFET. Kasi yan ay talagang ginagamit ng mga high-end video card. Yung mga gantong MOSFET. Kaya ito kasi tri-pole yan. Tri-pole MOSFET ang tawag yan. Or hindi naman siya tri-pole kung tawagin. Ang katawagan sa kanya ay DR MOSFET o driver MOSFET. DR MOS o driver MOSFET. Yan. Kasama na siya. DR MOSFET. Or ibang katawagan pa niya kanya ay BRM. Yan, BRM. Voltage regulator management chip. Yon. So, complete ano kasi, yung iba kasi, kagaya nito, parang siyang ganito before, oh, mapansin nyo ito. Mayroong high side at low side, tapos may driver pa na ito sa likod. Yan, ito yung side na to. Ngayon, doon sa bagong IC, ando na lahat. Ando na yung driver, ando na yung high side and low side MOSFET. Ang galing niya eh. Tapos nakakonect na lang siya sa PWM. Sa voltage management chip. Yan. Yan. Dito sa ano voltage controller. Ito yung pinaka-controller na lang siya connected. Kaya minsan, kapag nag-short circuit at na-blow, nasunog, depende kasi pagkakasira. Pag pinalitan mo siya, tapos gumagana, tapos magbabackjab siya sa repairs, minsan may tama yung PWM. Mahina na yung kanyang gauge kasi siya yung nagsusupply ng voltage sa mga to. Yan. Sa tone. Tone yata nakalagay siya or GIFX. Yun, GIFX. GP, GPIX. Yan, pasamang ganon. Yan, kasi yung 5 volts, yung enable naman niya, so galing siya dito. Sa ano na to. Galing siya dito sa coil na to. O sa IC na to. This is 5 volts. Yan, so nagkaano dyan. Minsan nagbo-blow lang siya. Kala ko dito siya nag-blow. Wala naman nakakita ang blow. Yan, sabi ko, di inisip ko at thermal pad residue lang to. Ultrasonic cleaning. So, sabi ko linisin natin. Tinamaan siya. So, easy job. This is a easy job. But, same ano pa rin to guys, labor. Ano pa rin ang labor niya. Yan. So, at least wala naman babayaran yung customer sa piyasa. Ang babayaran na ng customer is thermal pad na lang siya. Dito at saka dito. Nakatipid pa rin siya. Kumpara dun sa iba kasing repair natin, kasi papalitan to. Umabot ng 7,000. Dati 10,000 pag maraming icing sira. Ayun. Depende sa ano. Pag ano, edi 3.5 lang. Ayan. Sa RTX 3070, 3.5 yung ating labor. Yan, based dun the specs. So, ano. Dahil yan naman yung price tag nyo. Mahal kasi ito nung binibili. Ayan. So, ganun lang naman yan eh. 3.5 versus brand new. Kung ayaw mo pagawa, dun doon kasi nasa brand new. Yan. Tapos benta mo na second hand din. Yan. Pero ang bili ko sa defective guys ng mga ganito RTX 3070, 1,000 lang. Marami dito binibenta ng mga, binintahan ako ng mga customer. Kaya marami tayong donor, napansin nyo kanina yung kamuka. Ito guys ay hindi sira ha. Hindi ito sira ha.
Kahit yan ay natanggal sa, kasi natanggal lang siya kanina. Hindi naman siya nag-blow. Hindi siya nag-bloated, hindi tumagas yung kanyang oily. Yung oil niya, kasi may oil to sa loob. Pumuputok yan, may oil yan. Hindi naman tumagas. Ang nakalagay kasi sa loob nito guys is para siyang cartoon. Cartoon tapos mayroong dalawang piyesa tapos mayroong oil. Yung nakalagay dito. Ano yun? Chemical yun guys. Hindi siya basta... Tapos yung cartoon, hindi siya basta cartoon. Hindi ko alam kung anong klase siya. Pero pag pumuto kasi siya, tapos tinignan, para siyang cartoon na matigas. Yan. Madali lang nito mag-experiment. Supplyan mo lang siya ng voltage higher than the value of 2.5. Tapos supplyan mo siya ng 5 volts. Putok yan. Boom. Putok yan. Makikita mo. Talsik yung metal plate. And guys, this is a easy job. Okay? Ayan. So yun ang issue niya. Kaya pala siya, pag buhay ko kanina, nag-steady yung light nung monitor. Tapos, pag display na ganyan yun, no display, no signal na lumabas. Kasi yun nga pala yung naging issue niya. Yung filter ng ano. Ito kasi, pag ano yan guys, wala talaga display yan. Ayan. So update ko kayo later guys for stress test. So iano ko muna to, ultrasonic cleaning. Okay? Para clean na clean. Okay? Makabukang brand new. Okay, so update ko kayo a few minutes.